Gikumpirma ni Senator Cynthia Villar, nag-imbitahan kini sa Department of Agriculture Region 12 aron saksihan ang mga ekipo nga ihatag sa mga mangunguma aron dili pud maulay sa ubang mga nasud. Ako po ay inimbitahan ng ating Region 12 Director ng DA, si Mrs. Datukan, di ba? Oo, na mag-participate sa kanilang pamimigay ng farm machinery sa mga farmers ng Region 12 kasi alam natin na for our agriculture to be competitive, dapat mag-mechanization talaga tayo kasi yung mga kalaban natin sa ibang bansa are mechanized, and pag-mechanized tayo, bumababa ang cost of labor, which is one of the cost of production. Nagiging competitive ang prices natin. We went to Region 8. Nag-distribute rin kami ng farm machineries. Tapos, we went also to Region 4B sa Occidental Mindoro. Nag-distribute din kami. And then, nagpunta rin kami sa Bicol. Nag-distribute din kami. So, from time to time, tomorrow, we'll go to Davao. Mag-distribute din kami for Region 11. Sumalapas sa isgutan, muduso kini og balaod nun sa pagsuporta sa mga halal products og dili usab mapasagdan ang mga produktong pang-agrikultura nga ngayon mahatagan kini og proteksyon pinaagi sa usa ka insurance. Lakip na ang proteksyon sa mga mangingisda pinaagi usab sa pag-amyenda sa atong batakang balaod. Pinasana namin yung amendment to the Fisheries Code of 1998. Yan ay intulo na. In fact, i-implement na yan. At iyan ay increasing the penalties for illegal, unreported, and unregulated fishing para i-promote natin yung mga close season na wag tayo sila gagamit ng mga dynamite for fishing. Tapos wag yung mga commercial fishermen dito sa pala pupunta sa municipal water. Yung mga ganun po. Kasi ang prediction po ng Food and Agricultural Office na pag hindi natin kinonserve ang ating ocean resources, mawawala yan by 2050. At we will only depend on aquaculture. Ngayon po, as of today, 50% na po ang aquaculture, 50% na po yung natural resources from the ocean. Ayaw natin na later on, puro aquaculture na at wala ng natural resources from the ocean. Kaya ipinasa natin tong amendment to the Fisheries Code of 1998. Sumala sa naisgutan nga kung dili maprotektahan ang atong kadagatan, pag-abot sa pipila ka mga katuigan, makaluluoy ang atong mga gagmayng mga mangingisda. Gidugang paniini nga alang sa mga mangunguma, aduna kitay mga researchers aron makaproduce og kalidad nga mga binhi. Gumagawa kami ng mga kasi one of the problems would be the, sabi sa dito daw sa South Cotabato, hindi problema yun. In some other parts of the country, yung availability of seeds. Kaya I'm encouraging now that we build our own tree nursery. So magpa-pilot project kami sa seed production. Nagpupunta kami sa urban agriculture. So yung mga city sa Mindanao na urban, pwede rin urban agriculture sa mga open spaces, especially their subdivisions and their barangay, para hindi lang naman ang nagpo-produce ng food ay yung mga farms, but also we can even produce our food in the city. And then I think sinasabi nila that they will be back here kasi hindi sila once a year nagdi-distribute ng mga machineries and inputs. They do it at least twice a year or in every province. So they will be coming back daw to Sarangani and North Coast. Kini si Brigada Joel Edoke, Brigada News.